lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to, ay eto na po yung part 3 ng ating Across the Line Magnetic Starter. Pero this time, gagawin natin siyang remote control. Hindi na maiwasan sa ating mga sirkitong nalalaman sa larangan ng electrical ay kailangan na to ay upgrade na natin na magkaroon na ng remote control. Pero pag nagustuhan nyo, siyempre, of course, siyempre, mag-like lang kayo at mag-subscribe kayo. So gusto ko lang ipakita sa inyo, meron ako dito na kung tawagin ay AB remote control na meron tong 433 MHz. Of course, DC to. Kailangan lang natin ng ating mga power supply o charger or adapter, yung mga luma natin dyan. Huwag nyo itatapon. Kailangan lang makakuha tayo ng 12 volts na isusupply natin dito. Ito yung loob ng ating remote control. At meron tong supply na 12 volts, positive, negative. Ang gitna ay common. Normally open, saka normally closed. Ipapakita ko sa diagram. Ikakabit natin sa ating motor control. So kung ready na kayo, tignan natin yung diagram para mas lubos nyo maintindihan yung ating pag-uusapan ngayong araw na to. Ito na yung ating ladder diagram. Kung mapapansin nyo ay tinanggal ko na yung stop-start. Dahil ang ipinalit ko na dito yung AB remote control na merong frequency na 433 MHz na DC ang supply. Ikakabit na natin yung 220 nito. Siyempre, of course, dito sa line 1 at line 2 sa baba ng ating breaker. So, wala na tayong push button switch kasi yung remote control natin, siya na mag-on ang motor at siya na rin ang magpapatay. The same principle, kaya kailangan na bago. Power circuit, ganun pa rin. Then, dumako tayo sa wiring diagram. So, wiring diagram natin, kung mapapansin nyo, tinanggal ko na rin yung stop-start push button switch natin. Pero lahat yung ating connection magmula sa coil A1, A2, sa ating kulay green, sa stop kulay red, at sa ating fault ng ating overload na meron tayong ilaw na kulay orange. So, andyan pa rin. Hindi nagbabago yung connection. Ang nabago lang, siyempre, meron tayo ditong tinatawag na power supply o yung adapter or charger ng ating mga lumang cellphone at iba pa, ay ikokonekta na natin to sa line 1 at line 2 ng ating linya ng ating breaker. So, eto na ngayon yung sirkito natin. Sa loob nun ay meron palang relay na merong supply na 12 volts, negative sa capacitive. Eto yung common natin. So, yung common natin at magkocontact yan sa normally open. Kapag ito ay na-remote natin, of course, yung normally open ay magko-close. So, ayan na yung pinaka-actual niya na wiring diagram. So, ayun, makikita nyo dito, yung line 1 pumunta sa common, mag-on sa normally open, babalik dito, pupunta at susupplyan yung A1. Kaya pinakita ko na yung ladder diagram, power circuit, wiring diagram. So, okay, so kung ready na kayo, i-actual na natin to. So, lalagyan na natin ng wiring connection to. At ito yung ating pinaka power supply na merong palatandaan na kulay puti. Ito yung positive. Ilalagay natin dito sa ating board ng ating relay. So, positive. Ayun, dito natin ilalagay. At ito naman yung negative, yung kabila naman. So, negative. Kaya kung medyo maintindihan nyo, lahat na ng control natin ay gagawin na nating electronics or remote control na para magkaroon ng additional diagram sa sirkito natin. Ito naman yung common, yung gitna. At yung kabila naman ay ilalagay natin yung normally open. Ito naman tong isa na to. At wala din na tayo gagamit ng maintaining contact.
sa pansamantalang isasaksak na lang natin to sa outlet natin. Ito na yung magiging connection ng ating sirkuito. Ayan. So, kayo nang dumiskarte kung saan nyo to itatago pagdating ng time. Ayan. So, ilock natin to. Ayun. Ito na siya. Kukuha tayo ng outlet. Kakabit natin to dito. So, ready na tayo. Ililipat lang natin yung camera natin dito sa kabilang side para makita nyo yung connection. At hindi na natin totally babaklasin yung ating stop-start. Tatanggalin ko na lang yung alligator clip at para hindi na tayo masyadong maraming tatanggalin. So, ito yung ikakabit natin, ibabypass ko yung mismong connection ng ating stop-start. So, i-clip ko na lang muna dito pero pinakita ko na sa inyo yung diagram. So, bali, ibabypass natin. So, ito naman yung kabila. Mamaya itututok ko yung aking camera para mas lalo ninyong makita. At tatanggalin natin tong mismong maintaining contact. So, wala na ngayong connection. So, hindi na ako pipindot dito. Ito na ngayon yung kalalabasan. Ito na yung remote natin. Ito na ngayon. At ipa-plug ko na tong ating remote control. Yung ating circuit. At i-on natin to. So, kaya makikita nyo, naka-on na to. Ito yung ating motor sa kabilang side. At ito naman yung remote control. So, hindi na ako pipindot dito kasi na-paralyze na to. Wala nang connection. Dito na ako pipindot. Ayun. So, umilaw yung green. Stop ko ulit. Ayan, eto na. So, i-on ko ulit. Ayan. Then, ititrip natin ngayon yung ating overload. Ayun, umilaw na tong ating kulay orange. So, reset natin ulit. So, okay. So, stop natin. Ayun. On natin. Ayun. Stop. Ayun. Isa pa ulit. Then, stop. Stop. Ayun. So, patayin ko lang muna yung breaker at iharap natin yung ating camera. Ito yung pinaka normally open contact natin. Yung isa ay common. Yung isa ay normally open. Ikinabit natin dito sa push button natin na normally open sa start natin. So, binypass ko muna. Hindi ko na muna tinanggal to. Pero siyempre, kung gagawa kayo, tatanggalin nyo na lang to at magamit pa to sa iba. So, tinanggal ko na rin yung ating maintaining contact. Ito na yung wire para mawala lang tong connection na to at hindi na makasali sa ating sirkuito. Ang supply nito, ito yung supply natin. Ito yung pinaka-power supply. Okay, so ayun yung 12 volts natin. At ito yung pinaka-main na linya natin papunta doon sa ating breaker. Ayan, ito na yung papunta sa breaker natin. So, i-on natin. Kaya iilaw yan. Ito na yung remote control natin. So, tignan natin yung ating motor. Stop natin. Ayun. Kahit si A lang, pwede na. Okay, so on natin. Subukan natin yung B kung the same yung function. Ayun, the same din yung function niya. Kaya abangan nyo, gagawa tayo ng reverse forward na remote control, motor control. Okay, so on natin ulit. Okay, so i-trip natin para makita natin indicator. Ayun. So, umilaw naman yung ating indicator. So, i-reset natin. Ayun. At patayin natin to ngayon. Ayun. Stop. On. Stop. On. Okay, so
Tapos na naman tayo ng isang wiring connection ng part 3 natin, across the line magnetic starter with remote control. So, kaya kung nagustuhan nyo yung pag-wiring natin, so, kayo na po ang bahala. So, sana mapanood nyo pa yung ibang mga video na gagawin ko. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!